At pagdating naman sa awards, ay bonggang-bongga to si Miss Regine Velasquez. Akalain mo, ha? 15 times siyang tumanggap ng award sa Guillermo Mendoza Foundation. Come on, hello, swerte mo, hello. At 8 times siyang binigyan ng parangal. Nang kata, kasensyo na, tao lang. Awards. Kabilang dito ang mga naglalakihang concert niya sa Araneta Coliseum tulad ng R2K, The Songbirds, and The Songwriters, at marami pang iba. Ano? Narinig mo yung sinabi ko? Ito naman si Harold, bingi ka niya. Ah, sabi ko, yung una niyang kanta, yung Love Me Again. Alam mo yon? Oh, alam mo yon? Katay mo nga. Harold, ano ba? Wala ka po sa nangangap. Ayaw nga pala, kalimutan ko. Basta yun, Love Me Again. Ang ganda-ganda. Tapos, alam mo ba, nanalo siya dun sa MTV. May kadu, ano? Nag-duet pa sila ni... Ah. Four words? Four syllables. Ano ba yun? Mandy more. Ay, tatlo lang pala. Akala ko apat. Mandy more. First major concert mo raw ay yung sa Folk Arts Theater kasama si Gary Valenciano. Oo, yung... At dito raw, hindi ka na si Asia Songbird, si Standing Ovation Queen. Hindi, kasi nagkaroon yung sa show na yun. That was my very, very first major concert at the Folk Arts Theater. It was called Narito Ako. Gary V was there. I had 6 standing ovations. Talaga? Oo, 6. Binilang nila yan eh. Ang galing so, naman. So, nakakatuwa. Siyempre, iyak na naman ako ng iyak. At balita ko, nag-concert ka rin sa, ano, sa New York. Diba yan yung Narito Ako? Sa Carnegie Hall. Doon nagpa-perform sila Pavarotti, mga ganun, mga Streisand. Sila yan, nag-perform doon. Tapos, Regine Velasquez, wow! Galing-galing naman. Anong feeling nagpe-perform ka doon? Yun yung unang-una ko kasing, ano eh, concert sa States. So, I was very, very excited. And at the same time, kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung paano ako tatanggapin doon. Kilala nila ako, nadidinig nila yung mga albums ko, pero hindi pa nila ako nakikita live, obviously. Miss Regine, bakit mo tinanggihan si Cameron McIntosh ba yung pangalan nun? Mm-mm. Na para, kasi kinukuha ko rin niya para maging Kim sa Miss Saigon, yung para si Leia Salonga. Dahil ba ayaw mo maging gaya-gaya kay Leia? Actually, kasi hindi ko naman alam na in-offer yun sa akin. I found out later on na lang. Mm-mm. May mga nagsilamuni told me na. Mm-mm. Pero nung time na nag-audition ako sa New York, sa harap nila Cameron McIntosh. Kasi nung time na yon hindi nila makuha si Leia from London kasi she's still doing London. Pero I'm not really sure about the story, but something like that. After nung audition, basta, kasi I had short hair then, really short, sabi lang sa akin ni Cameron McIntosh na, Miss Velasquez, please don't cut your hair anymore. Yun lang. But then, ang nakarating na sa akin after a month yata or so parang pinapadala na ako sa London to train. Tapos doon ako nag-back out kasi pero hindi ko alam na ino-offer sa akin. I'm not really even sure if the role was really even offered to me. Parang may narinig ko na lang yung mga balita after. Tapos ang first Asian album mo ay yung Listen Without Prejudice. Na meron ka rin duet dyan kay Jackie Chan, di ba? Si Jackie Jung. Ah, Chung, hindi Chan. Yung kakarate. Jackie Jung. 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 Jackie Jung. Basta si Jackie. Gusto ko yung kantang yun. Ay, ano ko si Jackie Chan? Iba pala yun. Iba pa si Jackie Chan. Iba ano din yun si Jackie Jung. Yun, di ba? I will ganun. Always love you. Yun si Jackie Jung, as in superstar yun sa buong Asia. Oo, as in talagang talaga superstar. Tapos naging Millennium News ka rin, dahil ikaw yung kumanta ng Millennium theme song. Oo, natuwa nga ako kasi ako yung napili ng GMA na kumanta para sa Millennium. Kasi di ba parang big deal yung Millennium na yun, dahil guri mo, nakikita yun sa buong mundo. We were given
3 minutes per country all over the world kung kailan ka mag-aalas 12, nasa'yo yung camera. Kumbaga, ikaw yung nakikita sa buong mundo. Eh, saan ka kumanta nun? Ibabaw ng peninsula. Hay, yung may tubig-tubig na gano'n? Oo, tapos may bilog na gano'n doon ako, nakatungtong ako doon. Tapos nakabaklas ako doon. Wow! Mm-hmm. Tapos sa likod ko may choral group, tapos may mga bata dito sa harap. Tapos punong-puno yung buong Ayala. Ano pala doon, Diyosa? Naman? Galing! Mm-hmm. Eh, tapos yung ano mo, yung R2K concert. Gusto ko yung pose niya. Paano? Oo, galing. Galing na, di ba? R2K concert sa Araneta Coliseum naman yan. Mm-hmm. At ang balita ko raw, sabi mo raw, ayun ang most ambitious mong concert. Ano, bakit naman most ambitious? Eh, kasi nung time na yon hindi pa naman uso yung mga lumilipad-lipad. Ayun ba yun, lumilipad? Oo, lumipad ako. Tapos habang kumakanta. Mm-mm. Tapos yung mga equipment, hindi pa talaga siya ready for the flying. Kasi mm-mm, ngayon may mga harness na, tsaka tama na, mm-mm, maliliit na yung mga cables. Nung time na yon hindi pa talaga, wala pa talagang gumagawa. Kaya lang, meron akong napanood na isang concert na nakita ko may lumilipad. So parang gusto kong gayahin. No, so nung kinanta ko yung Butterfly at saka On the Wings of Love, kasi parang bagay, di ba? Lumipad ako. Eh yung lipad lang dati, parang kailangan pa ganito lang. What I wanted was, gusto ko mag-travel. Gusto kong pumunta. Kasi may yung stage ko parang pa ganun. Nasa taas ako, tapos nandito sa baba yung banda, tapos may stage pa ulit dyan. So gusto ko, tumawid ako dun sa banda. Yan. At nanalo ka ng MTV Favorite Artist Award, tapos nakaduod mo pa si Mandy Moore. Napanood ko yun, ha? Oo, sa Hong Kong. Hindi nyo nakayanan. Umito siya sa pagkanti. Tapos kalahati lang nga ako. At taas ng boses mo eh. Eh kasi mataas naman siya, so dinaan ko na lang sa boses. Ay, yung bayo, kaya pala ganun. Oo, ang tangkad niya, hanggang bewang lang niya ako. Parang nagulat siya sa... Nadaig ako. Ang galing-galing mo doon. Grabe. Thank you. At talaga naman pong nag-uumapaw ang gustong bumati kay Miss Regine Velasquez. At ito ay naging bahagi ng kanyang 20 years sa showbiz. Pasok! Watch this! Hey, Regine, remember me? Tito Jimmy, the name you can trust. Member BDIC. As I know, your career is really up in a way. All I can say is more power and happiness in your life. And did you, Jimmy, say I love you 3 times a day? Happy 20th anniversary. I love you. Hi, Regine. Happy 20th year anniversary to you. Congratulations, parang kailan lang. ang mawi-wish ko lang sa'yo is sana makahanap ka na ng talagang true happiness at sana'y magtuloy-tuloy na. You are very lucky dahil maraming nagmamahal sa'yo at maraming kang tagahanga. Obvious ba? happy anniversary ulit.